Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong hapon po ng July 1, 2023 na kung saan sa ngayon ay nananatili pa rin na may shallow LPA sa silangang bahagi ng Catanduanes na nasa layo po ngayon ng 456 km east away. Mababa naman ang tsansa nito na maging bagyo at posibleng mawala na rin po yan anytime. At sa ngayon ay habagat ang umiiral dyan sa kanlurang bahagi ng Luzon at patuloy pa rin ang pag-ihip naman ng easterlies sa silangang bahagi po ng ating bansa at may nabubuo na muli na ITZZ dyan naman po sa may southeastern part ng Mindanao. At sa atin naman pong long range forecast ay wala naman pong bagyo na nakikita na tatawid sa ating bansa ngayong unang linggo po ng Hulyo, pero posibleng sa ikalawang linggo ng buwan na ito ay posible ang pamumuo ng mga sama ng panahon sa silangang bahagi ng ating bansa at ang development po naman ito ang ating babantayan, lalo na at ayon sa PAGASA ay posible ang 3 hanggang 4 na bagyo ang mabubuo o kaya po ay papasok sa loob ng ating area of responsibility ngayong buwan po ng Hulyo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong hapon ay patuloy pa rin ang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa malaking bahagi ng Cordillera, ilang bahagi lamang ng Cagayan Valley, ilang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, Mindoro Provinces, ilang bahagi lamang ng Bicol Region, Samar Provinces, Leyte, Bohol, Cebu, Negros, Panay Island, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soccsorgen at ilang bahagi lamang po ng Sulu Archipelago. At mamayang gabi ay posible pa rin ang mga isolated rains sa mga nabanggit na lugar at posible ang mas malalakas na ulan, lalo na po dyan sa may Calabar Zone, kaya mag-ingat po tayo sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ng latest update natin sa araw na ito. Dako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!